Hindi ko pala nadagdag to, mga ka-auto, yung pagbubukas ng bintana gamit ang susi. Okay. Unlock lang, lock lang. Tapos ay dalawa pala. I-unlock natin. Tapos hold natin yung unlock button. So, then bababa na siya. Yun, bumaba na. Ayun o, kitang-kita na natin yung loob. Okay, then ilalock naman natin. Pindutin natin tong lock button. Ayan. Then hold natin for 5 seconds. Yun, di ba? Tumaas na. Pwede mo rin gamitin itong susi na to para ma-start. You hold mo lang tong yun, hold, then 5 seconds ay magsasara na siya. So, ang purpose nun, para kung nasa mainit ka na parking, i-start mo yung engine mo at maibababa mo yung salamin. Di ba? So, yun, mga ka-auto, sana makapag-decide kayo at tingnan nyo yung mga features kapag bibili kayo ng sasakyan. So, maraming salamat po ulit. Bye! Good morning, mga ka-auto! Kamusta kayo? Kamusta kayo? Tagal natin hindi nag-review ng unit. Ngayon, may nakita akong sa showroom na unit na pwede nating i-review. Ito yung top of the line. Teka, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5! Subscribe naman. Mga ka-auto, ang pag-uusapan natin ngayon ay Stargazer GLS Premium. Kung naghahanap kayo ng unit ng GLS Premium, para sa iyo ang video na to. So, simulan natin yung video na yan. So, na-review na natin yung GLS. Na-review na ba natin GLS? Anyway, ito naman,
GLS Premium. So simulan natin yung review sa gulong. Simulan pala natin sa history. Ang GL, ang Stargazer, nilaunch siya nung November 24 last year, 2022. So dito sa Pilipinas, kaya bago pa lang sa paningin yung Stargazer. Bago pa lang nyo makikita ang Stargazer. So, nasasanay tayo sa MPB. Anyway, ang segment nga pala ng Stargazer ay MPB or Multi-Purpose Vehicle. Nasanay tayo ng MPB, mga Avanza, Veloz. Pasensya na sa boses ko, mga kaoto. Ayan, Avanza, Veloz, Innova, ito. Yan, Stargazer. Expander, yan, katapat niya. Pero, si Stargazer, yun nga. Bago pa lang sa segment ng mga MPB. Okay, simulan natin. Simulan natin sa gulong. Ang gulong niya ay Kumho Solus Lukat na 205-55R16. Yan. Yan yung sa isang yan yung sa isang gulong niya, naka disc brake sa harap, drum brake naman sa likod. Yan. Punta naman tayo sa makina. Dito naman po tayo sa makina ng Stargazer natin. Ang makina niya 1.5 Smart Stream GLS IVT. Meron na siyang maximum output. Na 147 Newton meter at 4,500 RPM. Magandang MPV to. Lalaban talaga to sa lahat ng kalaban niya. Puntahan naman natin yung side profile. Baba ko lang tong hood. So dito naman tayo sa side profile. Si Stargazer, smart entry yung pagpasok sa pinto niya. So ilalagay mo lang yung tab mo dito. Basta lang sa yung key fob na sa bulsa mo, magbubukas na siya. Ganun din sa driver side. Yan. Ito yung madalas na nakikita nyo, yung 18,000, 19,000 na post ko. Ito yon. Si Stargazer Premium. Yan. Yan yung trim niya, yung dashboard niya, ito. Tapos may single pocket pa tayo, may secret pocket tayo dito. Lagay ng dokumento. Yan. Tapos, meron tayong... So, yun. Makikita niyo yung legroom. Ito. Teka, hindi pa yata ito sagad eh. Yan. Yan ang sagad ng Stargazer natin. Sobrang luwag. Sobrang luwag ng ano, sandangkal. Di ba? Napakaganda ng Stargazer natin. Convenient. Napakaluwag. Yan. Tapos, meron tayong airbags. Meron tayong airbag dito sa passenger. Meron tayong airbag dito sa driver. Punta naman tayo sa likod. Sa rear of the vehicle. Or dun sa passenger at ang mga amenities nito. Tara. So yun. O kanina, sabi sa inyo, hindi pa yung sagad eh. Ayan ang sagad niya. Tapos yan yung upuan niya. Na... Ayan. Ito yung standard dito sa likod. Ito yung space. Meron ka pang seatback table dito. Maximum na 4 kilos. O, 3.5 kilos to be exact. Pwede ka dito maglagay ng laptop, maglagay ng drinks, magtrabaho habang sakay ng Stargazer. Then, ito naman yung mga air vent natin dito sa likod. Ito yung control. Ito yung room lamp. At ang material na ginamit ay leather.
USB charger dito sa likod. Dalawa, pwede kayong mag-charge. Yun. May mga cup holder dito sa pinto. Ito rin. May tatlo tayong grip assist. Isang grip assist dito. Isa sa passenger. At isa dito sa passenger ulit. Yan, dito sa likod. So, marami. Marami ang amenities dito sa likod. Yan. Puntahan naman natin yung third row. Para makita natin kung kasya ba tayo. Yan. 5'11", ah 5'11". 5'8 ang height ko. Mataba. Ay, hindi ko na ipakita sa inyo. One touch tumble na pala. 50-50 yung upuan. Ah, 60-40, sorry. Yan, one touch tumble. Ito. Yon. One touch tumble. Then, ito. Ibababa lang natin yan para malaman natin yung luwag. 5'7", 5'8 yung height ko. Mataba. Pero ito yung legroom. Hindi ko binago, ha. Hindi ko binago yan. Pero yan yung legroom. Then ito yung sa headroom naman. Room height or yan. Yan yung room height dito sa third row. Imagine, di ba? Kaya sinasabi sa akin ng sister-in-law ko, bumili siya ng Avanza. Mon, ang hirap ng Avanza. Kasi bakit? Pambata lang ang kasya. Pero ngayon, andito ako sa likod. Ayan oh. Sobrang luwag. Sobrang luwag dito sa likod. Yung room height, yung leg room, ito. Yan. Di ba? May charger pa tayo dito. Kung di apot yung saksakan ko doon, ito oh. May charger tayo dito. Car charger. Di ba? Puntahan naman natin yung likod. Mismong likod. Para malaman natin yung mga features doon sa likod. Tara. Pagbaba, ganun din. One touch tumble. Yan. Ang bilis lang mga alis doon sa likod. Sa likod, meron tayong integrated spoiler na may high mount stop lamp. Meron tayong backup camera at backup sensor para kay Stargazer. Ang warranty nga pala nito, mga ka-auto, 5 years. Imagine, 5 years yung sasakyan na warranty ng kotse mo. 5 years mo hulugan, may warranty pa. 5 years warranty. Unlike sa iba, na 3 years warranty. So tara, puntahan na natin yung likod nito. Yun. Ito yung trunk ko. Ayun. So pwede natin siyang idapa pa. Forward. Teka. Baba muna natin to. Yun. O, ito rin. O, yan. Hilahin lang natin to. Forward. Tapos, ganun din ito. Di ba? So, testingin natin mamaya mga auto kapag naka-flat yung upuan para mas marami kayong pwedeng ilaman. Ito yung lagayan ng mga shoes para kung sakaling ayaw nyo makita yung mga shoes nyo, may cover naman. Para mas mukhang kaayaya pa rin. Di ba? Kasi kami sa sasakyan, madalas nakikita yung mga shoes. So, kailangan namin ng cover na ganito. Pero walang ganon si Gaspar. Spare tire. Ito. Ito yung spare tire niya. Nasa ilalim. Susundutin lang yon dito. Yan. Tool set. Ito. Ganda ng lagay ng tool set. Oh. Oh, di ba? So, mamaya, yun nga,
katulad na sinabi ko, ibababa ko rin yung mga upuan doon para mas kita natin kung gaano nga ba kaluwag si Stargazer. Wait lang. So yan. Bumble. At tumble din dito. Yan, di ba? Oh, tingnan natin sa likod. Oh, di ba? Kung sa mga gusto mag-camping, pwedeng-pwede. Lagyan nyo lang ng kama, pwedeng-pwede na sa Stargazer. Di ba? Oh. Pag gusto nyo, pag may kakarga kayo ng mga laking luggage, kasyang-kasya to. Alam nyo ba, mga ka-auto, si Stargazer ang pinakamalaking wheelbase para sa segment niya. So, ang purpose ng wheelbase ang para sa mas maluwag na space sa loob. Mas malaki yung space sa loob. Yun, di ba? Tapos, mga ka-auto, hindi ko pala nabanggit. Ito. So, dito sa upuan, yung features niya, ito. Yan. Pwede mo itong gawing armrest. Wait lang. Ilayan mo lang ito dito. Pwede na maging armrest. So, ayun, mga ka-auto, ayun, no? Naging armrest nga siya. Wait lang, ayusin yung camera. Para kita ang kita niya. Yan, oh, ito yung armrest. Kung tatlo kayo dito sa gitnang upuan, hindi nyo magagamit to. Pero kung dalawa kayo, magagamit nyo yung armrest. Ito, yan. Di ba? Napakaganda naman ng Stargazer na to. Oh, alamin naman natin kung paano ba ipapark ang Stargazer, ano nga bang dimension niya, ano nga bang height niya. So tara, let's go! So paano nga ba natin siya ipapark? Ito na! Ang width niya, o ang lapad niya, is 1,780 mm. Ang height niya is 1,695 mm. Ang overall length niya is 4,460 mm. Yung wheelbase, yung sinasabi ko na siya yung pinakamalaki sa segment niya, ay 2,780 mm lang naman. Diba? Napakalaki. Napakahaba nito para sa mga segment niya, para sa mga kalaban niya. Siya yung pinakamalaki. So, sobrang spacious ng Stargazer natin. Punta naman tayo sa ground clearance. 185 mm yung ground clearance nito. Grabe. So, punta naman tayo sa paborito ng lahat, ang driver's side. Puntahan natin, alamin natin yung mga features na meron ang Stargazer na to. So, mga ka-auto, dito na ako sa driver's side. Alamin natin kung paano nga ba natin i-adjust ang driver's side. Ito. Ang manibela ng Stargazer Premium natin. Tilt up and down. Ito. Tilt up and down. Then, telescopic na rin siya. Ay. Sorry. Telescopic na rin siya. Yun. Oh. Yun. O, nakita niyo yung telescopic niya? Di ba? Ayun. So, depende sa driving habit mo kung ano yung kung saan ka sanay. Yan. Ito ang manibela ng Stargazer. Leather. Then, itong mga control na to, at para sa yung left side, tandaan natin mga ka-auto, yung left side ay para sa infotainment. Ito yung infotainment niya. Then yung right side ay para sa instrument cluster. Ito yung instrument cluster niya po. Yan. Ito. Then, aircon. Ito. Then, meron tayong USB dito.
car charger at additional wireless charger. Daming charger. Hindi kayo malulobat dito sa sasakyan na to. Promise. Meron tayong drive mode dito. Ito yung nagbabago yung kulay, yung apat na driving natin. Drive, meron tayong smart mode, sport mode, normal mode, smart, saka eco mode. Yan, yung sport mode, yung pula, kapag kailangan mo ng, kapag gusto mong testingin kung gano'n nga ba siya kabilis, gano'ng kalakas yung hatak niya, gamitin mo yung sport mode. Pwedeng pwede. Meron tayong park, reverse, neutral, drive, plus, S plus at S minus. Yan. Regular handbrake. Tapos, meron tayong dalawang cup holder dito. Umiilaw yan sa gabi. Or kahit hindi sa gabi, kahit basta bukas yung engine, iilaw yan. Yan, kulay blue yan. Meron tayong center console na maluwag. Ito. Yan. So, yun. Diba? Napakaganda naman talaga ng Stargazer natin. Wait lang. So, puntahan naman natin ang safety features natin. Meron tayong anim na airbags. Dalawa sa, isa sa driver, isa sa passenger, dalawa sa curtain, dalawa sa side. Meron tayong ABS. Meron tayong EBD or electronic brake distribution. Yun yung EBD natin. Eto pa, safety features pa lang yung pinag-uusapan natin. Wala pa dun yung ADAS features or yung tinatawag nating Advanced Driver Assistance System. Diba? Napakaganda talaga itong Stargazer na to. Meron siyang FCA, Collision Avoidance. Ito yung kusang titigil ang sasakyan ng ang Stargazer kapag may mabubunggo siyang tao sa bilis na 70 km, yun yung speed niya. Kapag may 70, sa pedestrian ay 60 naman. So pag mababangga ka, kusang titigil yun. Halimbawa may biglang tumigil, nagpanic brake na sasakyan, tumigil sa harap mo, ang takbo mo nasa 60, titigil yun. Pero hindi naman siya yung stop talaga. Unti-unti, habang masisense niya na palapit yun sa babanggaan niya, unti-unti titigil yun. Yun yung Front Collision Avoidance or FCA. Meron din tong Lane Keep Assist or LCA naman yun. Ito naman yung nasa expressway kayo, tapos kumakanan kayo or kumakabig ng kanan, ilalagay po kayo ni Stargazer sa gitna para ma-maintain niyo yung lane niyo. Yun. Meron din tong DAW or DAW, Driver Assistance Warning. Ito yung habang nasa expressway kayo at nararamdaman ni Stargazer na madalas kayo ma-overtaken, bumabagal yung takbo nyo, expressway, maglalabas siya ng coffee mug, nakalagay doon, take a break. Ibig sabihin, magpahinga ka na, naanto ka na. So, coffee yung logo na lalabas sa instrument cluster. Meron din tong rear occupant alert. Paboritong-paborito ko to. Ito yung kapag may naiwanan kang living thing sa sasakyan mo, anak nyo man, naiwan, nakatulog, nawala sa isip nyo na may bata kayo sa third row, 3 to 5 seconds pagbaba nyo ng sasakyan at nilock nyo na, ay magwo-warn ng Stargazer natin. Diba? Napakagandang feature para sa mga bata. I-warn ka niya, syempre babalikan mo yun, bakit nag-warn? Ano ba naiwan natin? Pagbukas mo, andun pala yung anak mo na gumagalaw at umiiyak kasi nasaranduhan niya siya. So yun, nasisense yun ng Stargazer. Meron din tayong rear cross traffic alert. Kapag nakapark tayo,
At hindi natin kita yung nasa pagdating na sasakyan, pag-atras natin, makikita, mag-warn siya. Then, meron din tong safe exit warning. Or yung, ano, paglalabas ka na ng sasakyan, naramdaman ni Stargazer na may pa, halimbawa, tumigil tayo. Naramdaman ni Stargazer na may mabilis na motor sa side nyo, ilalak niya yun. Then, 3 to 5 seconds, i-unlock niya yun para makababa na tayo. Ilalak niya yun para hindi kayo makababa kasi may pagdating na motor. Napaka-cool, di ba? Meron din tong, ano, lane LFA, lane keeping assist. Yun nga, katulad din nung sa LCA, nilalagay ka ni Stargazer sa lane mo. Pinapasok ka niya sa lane mo. So, di ba? Napakaganda ng sobrang advanced itong technology na to. Sobrang magagamit ng mga driver. So, ito yung advance namin sa ibang segment niya, like sa Veloz, Avanza, Expander, advance, sobrang advance namin ng Hyundai kasi may ADAS feature. Sobrang advance ng Stargazer Premium kasi may ADAS feature. Diba? Tayo mga ka-auto, kaya tayo bumibili ng sasakyan minsan, kailangan natin, necessity, hindi na siya luho eh. So, at reward. Sa tagal natin nagtatrabaho, at tagal nating nagko-commute, ay kailangan natin bumili ng sasakyan. Ang mga kaya tayo bumibili eh dahil minsan nire-reward natin sa sarili natin. Kung kaya naman natin, di ba? Pero kung i-reward mo, magre-reward kayo sa sarili mo, mas maganda syempre yung lahat na ng features ay magagamit mo. Lahat na ng nandoon sa sasakyan na yon na privilege mo magamit, ilagay mo na, itodo mo na yung reward mo sa sarili mo, mga ka-auto. So yun, kay Stargazer GLS Premium, ando na lahat, ando na po lahat ng kailangan nyo kasi sobrang advanced sa mga technology ngayon, at meron si Stargazer noon. So, sulit na sulit. Ito po yung 18,000 down payment. Then, yung monthly nyo is 26,000 almost. Yan. Hindi pala, almost. 26,000, 512 yata, 412, ganun. Ganun yung monthly ng 18,000. Then, 26,000 yung monthly nyo for 5 years. Diba? So, marami nang kumuha nito dahil sa maganda yung promo namin. Kung kailangan nyo ng Stargazer Premium, message nyo lang kami sa page namin. Message nyo lang kami sa Team Angeles. Mag-comment lang kayo dito sa video natin. At malamang, magre-reply kami. Magbibigay namin yung info, yung details. At, ayun na. Di ba? May mag-inquire lang kayo, i-release natin, mag-apply kayo. Kung may approval na kayo before, i-transfer natin dito sa amin. O, di ba mga ka-auto? Mga ka-auto, sana nakatulong sa inyo itong video na to. Sana nakatulong sa inyo yung pag-decide. Huwag sana kayo magsawa, magtiwala sa amin. Panoorin nyo rin po yung mga ads, huwag nyo pong i-skip. Sana paki-follow na rin po yung page namin, Team Angeles. Shoutout po sa lahat ng OFW, lalong-lalo na sa Israel. Mag-ingat po kayo dyan. Kinamusta ko yung client natin, subscriber natin, si Sir Henry Tamano Jr. Nasa Israel siya. So sana safe lang. Sana safe lahat ng OFW na nandun sa Israel. Mag-ingat po tayong lahat, mga ka-auto. God bless po sa ating lahat. Salamat po sa panonood. Vlog po ulit tayo sa mga susunod na araw. God bless po sa ating lahat. Bye! Hindi ko pala nadagdag to, mga ka-auto, yung pagbubukas ng bintana gamit ang susi. Okay. Unlock lang. Tapos, ay dalawa pala. I-unlock natin. Tapos, hold natin yung unlock button. Ito.
Then, bababa na siya. Yun, bumaba na. Ayun o, oh, kitang-kita na natin yung loob. Okay, then ilock naman natin. Pindutin natin tong lock button. Ayan. Then hold natin for 5 seconds. Yun, di ba? Tumaas na. Pwede mo rin gamitin itong susi na to para may start. You hold mo lang tong yun, hold, then 5 seconds ay magsasara na siya. So, ang purpose nun, para kung nasa mainit ka na parking, i-start mo yung engine mo at maibababa mo yung salamin. Di ba? So, yun. Mga ka-auto, sana makapag-decide kayo at tingnan nyo yung mga features kapag bibili kayo ng sasakyan. So, maraming salamat po ulit. Bye!